Albert Abellino. Hey, mabuhay. Congratulations, Kelvin. Salamat. Ayan. Yung first question ko is, how would you want us to experience kapag pinapakinggan namin yung single na Slow Dance? So, during nung natanggap mo yun, tas habang kinakanta mo, ano yung nai-imagine mo na sana nararamdaman namin, nai-experience namin? Siguro yung alam ko naman din na naiintindihan nyo rin ibig sabihin ng song. Pero for me, sa akin, habang kinakanta ko siya, yun nga, nage-general, napupunta ako sa general, hindi lang siya pang love. Hindi lang siya pang special someone na pwede siya for everybody. Kasi lahat naman tayo, may time na nagmamadali tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. May time sa pabugso-bugso rin tayo ng desisyon, gawa ng ating mga emosyon, nararamdaman. Hindi natin namamalayan, uy, nagawa ko pala yung desisyon na ganito, gawa ng nararamdaman ko. So, yung tinuturo kasi ng song na mag-chill ka lang, magdahan-dahan ka lang para pagiging sigurado ka sa bagay na papasukin mo o aalisan mo. Patungkol kasi siya sa pagsisimula saka sa paglabas sa isang relasyon. So, hindi lang naman yun yung laging natatapos sa atin. May mga trabaho, meron din sa pagkakaibigan, meron din sa family, di ba? Ang daming pwedeng magsimula at magtapos. So, yun yung nafe-feel ko na sana nafe-feel din ng mga makikinig na tinutukoy ng kanta. Now take your time, we still have one more night, di ba? Take my hand, hold me tight. Parang, sige muna, mag-usap muna tayo dito. Pwede muna natin enjoy yung moment eh. Wala pa naman tayo dun sa dulo, wala pa naman tayo sa destination. Bakit? Baka mas lalo tayong maligaw kapag hindi natin enjoy or explore kung ano meron dito sa path or sa dinadaanan natin yun. So, yun yung gusto ko ma-feel ng mga taong makikinig ng song na naramdaman ko mismo sa kanya. You're making a good point. Lalo na di ba parang lahat kasi tayo parang nagmamadali din sometimes maging successful. Parang feeling natin kulang tayo palagi sa oras, no? Oh, so, lalo na nitong pandemic kasi syempre, ang daming nalugi, ang daming naapektuhan, lahat talaga apektado. Kaya ang goal ng mga tao is bawi, bumalik yung lakas natin. Pero hindi naman natin makukuha yun ng hindi dahil sa process. Yung process mo, pwedeng a year, 2 years, or diba, decades, hindi mo siya makukuha agad din, nung basta-basta. So, enjoy mo lang yung moment. At the same time, bigyan mo rin yung ng chance yung sarili mo na mag-enjoy ka as ikaw. Na hindi pa pwedeng magpakain ka na lang sa puro trabaho ko, puro ko love life, puro ko, di ba? Hahatiin mo rin yung sarili mo, i-divide mo rin yung sarili mo sa mga opportunity na hindi mo naman nagagawa dahil sa pagmamadali mong makuha yung gusto mong mangyari. So, slow dance, di ba? Slow dance, slow down, baga. Okay. And Kelvin, so reflecting on that, how would you describe yung journey mo sa showbiz in terms of yung feeling mo ba nagmamadali ka, feeling mo ba ito yung pacing na gusto mo for your career? Hindi naman ako hypocrite, hindi ako hypocrite. May time din talaga na nagmamadali ako kasi nga sobrang nararamdaman ko na yung pagod, yung parang kailan ba to, parang ganyan, ang dami ko nang hinahanap na hindi pa naman dapat, which is yun yung realization, part ng realizations ko, na hindi dapat, na kailangan mo mag-focus, kailangan mong ma-achieve yun, kailangan mong makuha yun, pero, easy ka lang, one at a time, kasi magagawa mo rin naman yun. Pero hindi ko sinabi, na hindi mo napahalagaan yung oras na sobrang chill mo na, wala ka nang nagawa, diba? Parang basta't may respeto ka sa oras saka sa gusto mong ma-achieve, dire-diretso ka na. So feeling ko yun yung
binago rin sa akin yung panahon, dinugtong ko lang sa tinanong sa akin kanina. Na isa yun sa mga nagbago sa akin. Maturity yun ang pagtingin ko sa oras, sa mga tao sa paligid ko. Yun. Nice, nice hearing from you on that one, Kelvin. And yung last question ko is, kasi despite all of your successes, especially recently, parang hindi ka natakot maging vulnerable. Hindi ka natakot na i-open yung sarili mo sa tao. Yung question ko is, what do you consider yung pinakamatinding fear na you're proud na somehow na-conquer mo na? Yun. Feeling ko yung pagtanggap ko sa sarili ko mismo. Kasi isa sa malaking... Ayun, pagtado ko ngayon. Mahirap na parte ng buhay ko na hindi ko inaasahan pagdadaanan ko siya. Kasi hindi ko matanggap eh. Alam ko kung paano siya paggandaan, alam ko kung paano siya kontrolin, at naiintindihan ko yung bagay niya. Pero nung nalaman ko siya mismo na ako ba talaga? Talaga ba? Paano? Yun pala yung mga na-experience ko last nung mga naging trabaho ko na pinagtatakot. Bakit ba siya na-experience? It's parte na pala siya ng sintomas na pinagdadaanan ko na pala siya. Which is, paano ko siya tatanggapin? Paano ko ma-overcome? Siguro, sobrang kinulong ko lang yung sarili ko, sinarado ko na hindi totoo. So, kailangan ko magpa-second opinion. Okay. Hindi, totoo talaga. Na yun. So, siguro mga isang buwan, dalawa o tatlong buwan bago ko pa na tanggap sa sarili ko na okay. Isa sa mga bagay na tutuwin ko kung bakit yung sinagawa is yung gumawa ka ng bagay na kinakatakutan mo sa loob ng isang araw. Kaya yun, nag-explore ako. Sige nga. Bukod sa hindi sa para agawin o pukawin yung attention ng maraming tao, gusto ko maging isang instrumento para maging inspiration o motivation sa mga tao na nakakakilala sa akin, nakakakita ng mga post ko, na huwag nilang tularan na hindi porket nakikita niyo stable yung tao sa social media, eh tingin niyo na is maganda na yung nasa likod ng litrato na yun, maaring maraming pinagdaanan. Every pictures kasi may storya behind that eh. So, hindi porket kung ano yung nakita mo sa litrato, yun talaga yung tunay na nilalaman niya. So parang sa akin, mahirap man tanggapin na may bipolar ako. Pero, binahagi ko siya sa tao, pero ng buong puso, buong ako, para maging aware sila sa mga kalagayan ng sarili nila, sa utak nila, na gusto ko pahalagahan pa nila yung sarili nila kasi ang hirap danasin kapag ang utak mo na yung naapektuhan. Yun yung pinaka-reason kung ba't ko siya pinost. Na ayoko nang may mga taong madagdag pa sa bilang namin or sa bilang ko kasi mahirap talaga siyang kalagayan. Sobra. Kelvin, we admire your bravery and honesty. Thank you for sharing that to us. Congratulations and more power. Salamat. Thank you, Pacho. Thank you, Kelvin. Thank you. Thanks, Albert. So for our next